everyone. Welcome sa Kitchen Pinoy. August 3 na dito ngayon, 2020. Magluluto tayo ngayon ng yung barawbaw, dinengdeng. Ito yung yung mga Ilocano diyan, alam nila ito. Ito yung munggo ito na dinengdeng. Pero ang tawag nila barawbaw. Yan. Ito, fresh from the garden. Ito yung munggo na iluluto natin. Ito yung tanim namin, guys. Yan. Yan. Nakakuha na kami ng last week. Pero ito, marami na naman silang bunga. Ito. Ayan ang gagawin namin. Ito, kahit ano na siya, malalaki na siya, masarap pa rin siyang iluto sa ayan siya, ayan ang mga ito. So ayan, ito ang kailangan natin sa original na barawbaw. Ayan, ito yung pagkain ng dinengdeng Ilocano. So marami pa doon sa loob doon. Ayan. Ito, marami pang namumulaklak na naman ulit. Marami na kami nakuha rito. Ayan. Yung mga hindi pa nag-subscribe dyan sa channel namin, subscribe na kayo. Yung mga laging nanonood dyan, salamat. At ito, salamat sa suporta ninyo. Ito, marami kami inuluto ngayon. So ito yung kamatis namin, Ayan. So ito, dami pa diyan, Ayan. So dami pa doon sa loob doon, Ayan, bukas na naman mga 'yon kukunin ko at iproprosin namin. Ito. Yan. Ito, matitigas na sila, pero ito yung masarap pa rin yan. Ito yung ito yung ganito na siya pag Ayan. Ay, yung gagawin ng pangginisa. Ipapaaraw mo na yan. Matatanggal na yung niya yan sa loob. Seeds niya sa loob. At yan niya yung igigisa naman na binibenta natin sa sa store. Ayan. Ang dami. So ito yung mga tanim namin. Ayan. Marami pa kami. Ito na, ang dami na namin nakuha. Ayan. So ayun ang kailangan natin. Nakakuha na kami ng marami, guys. At ito yung iba naming mga tanim. Yan. At tara na, magluto na tayo ng barawbaw Ilocano dinengdeng. Ito ang kailangan natin. Yan, yung dried na hipon galing ng Pilipinas. Ito, pritong ulo ng isda. At syempre yung munggo natin na sariwa from the garden at saka bagoong isda. Ayan. So, itong unang gagawin natin, ayan, nagpakulo lang ako ng tubig, ayan. Katamtama lang ang tubig, depende sa dami ng kung yung mga iba gusto yung may sabaw na marami, ito yung katamtama lang yung sa amin. Then ilalagay natin yung una yung isda na prito para lumasa. So habang kumukulo yon, ito namang munggo, lalagyan ko ng konting asin. Kasi may mga tusok-tusok siya na maliliit, parang balbon Lalagyan ko ng asin, hindi, nahahaluin ko lang siya. Lalamas-lamasin ko ng konti para matanggal yung mga parang balbon-balbon niya na parang medyo matigas ng konti yon Yan, ganyan lang ang gagawin natin hanggang sa matanggal din, nung lalagyan na ng tubig, hugasan na ng mga ilang beses para malinis siya. Yan. Ito na siya, kumukulo na siya. Babaligtarin ko lang yung isda kasi yung isa lang yung nakababad para lumasa din siya, yung mas marami pang ma-extract na lasa ng isda natin.
Then ito na yung susunod na gagawin natin. Kuha lang ako nung sabaw niya. Ilalagay ko sa mangkok na may bagoong. Yan. And then parang sasalain ko ng konti para hindi mapunta yung mga tinik ng ano isda. Yan siya. Dahan-dahan lang, ulit-ulitin lang 'yan hanggang may ano bagoong pa na ano kulay pa yung bagoong natin. Then ano yung hindi ano gumagamit ng bagoong isda, pwede ang patis. Kung wala kayong bagoong isda, patis ang gamitin ninyo. Ganun din 'yon. Okay din siya. O kaya asin, pero mas masarap kung patis or bagoong isda ang ano gagamitin natin sa pagluluto ng dinding. So ito, hindi kami nagbibitchin, guys. Yan. Ilalagay na rin natin ngayon yung ano, yung dried na shrimp. Yan. Imported yan from the Philippines. Yan. Binigay nung sibling natin yan. Yan. Takpan natin at hayaan nating kumulo ulit. So pagkaraan ng ilang minuto, ito na siya. Kumukulo na siya. Yan. Medyo lumasan na rin yung hipon natin. Mabango-bango na niya. Tatanggalin ko lang yung isda. Yan, may iwan na yung hipon doon. Kasi pag di mo tinanggal yung isda, madudurog na siya. Yan. Ibabalik ko na lang siya mamaya. Nakuha na natin yung lasa ng isda, na extract na siya. So, okay na yan. Yan. Then, ang susunod na gagawin na natin, ilalagay na natin yung ano, fresh na munggo natin from the garden. Yan. Yan yung organic na munggo natin. Sipag nilang mamunga. Laging nadidiligan kasi. Twice a day namin dinidiligan yan. So, ayan. Lagay na natin lahat. Takpan lang natin at hayaan na natin siyang kumulo hanggang sa maluto siya. Ayan, 3 minuto na siyang kumukulo. Ayan, hahaluin ko lang siya para naman yung nasa itaas, pumailalim siya para magkaroon siya ng lasa. Kung gusto niyo ng maraming sabaw, dagdagan niyo ng ano, extra mga 2 cups to 3 cups. Ayan. Kasi minsan nagluluto ako maraming sabaw. Ayan. Ito ngayon, katamtaman lang ang sabaw niya. Ayan. 10 minuto na yung nakaraan, ito na siya. Hahaluin ko na lang siya ng isang beses. Ayan. Ayan, tikman natin kung ano, luto na siya. Ayan. Yung iba dyan, matigas na yung skin niya. So, ang kakainin mo lang, buto niya sa loob. Ayan. Pero yung iba, bata pa siya, pwede mong kainin yung skin niya dahil malambot pa sila. Ayan. So, ibalik na rin natin ngayon yung ano, yung sahog niya na isda. Ayan. Then, lutuin na lang natin ng mga 1 minuto. Takpan natin siya ulit. Then, patayin na natin after ng 1 minute. Dahil luto na siya. Madudurog na siya ng husto. So, after ng 1 minuto, ayan na. Luto na. Lagyan na natin sa 1 lalagyan at ano, kainan na yan. The best olam. Mga ilan-ilan na ang nakakakain nito, guys. Yan. Ito na yung barawbaw natin. Yan yung Ilocano dinengdeng. Oh, ayan. Munggo lang yan. Yan siya. Sarap. Tsaka may ano, pritong isdang sahog. Madali lang siyang lutuin. Sarap na, healthy pa. Original. Ilocano dinengdeng. Ang tawag nila dito, barawbaw. Ayan. Thank you for watching, guys. Ingat kayo lagi. Subscribes and share and like na rin yung video natin. Thank you.